morning, good morning, good morning, everyone! So, ngayong araw, mga langga, it's home quarantine kami ngayong araw. So, nandito lang po kami ngayon sa bahay at hindi kami nakapag-day off ngayong Sunday, mga langga. So, ipapakita ko po sa inyo, mga langga, kung anong happenings namin dito ngayon kasi nga hindi kami nakapag-day off. So, ngayong araw, mga langga, galing kami sa Fish Island. Bumili kami ng isda para ipapaksiw namin at mayroon din kaming chicken and kung ano-ano pang mga pagkain. So, nandito po tayo ngayon, mga langga, sa aking kwarto. Look. Ituturo ko po kayo ngayong araw, mga langga, sa aking kwarto. So, especially nandito yung aking bisita. Araw-araw ay nandito sa aking kwarto na hindi nagsasawa sa aking kwarto. So, ito po ang aking silid, mga langga. So, ayan, nagluluto siya ngayon. Ayan. Anong niluluto mo, Nay? Paksiw na isda, tapos nagprito rin ako ng paksiw ng isda, tapos meron kami adobo, chicken legs. Oh, with rice. So, ngayong araw, mga langga, nakadalawang kape na kami ngayon. Nakadalawang kape na kami. So, ayan. Ang ginagawa namin is, nagluluto. Ito yung aking silid, mga langga. So, medyo makalat siya ngayon kasi nga, nandito kami ngayon. Dito na namin ginagawa yung pagluluto. Lahat-lahat dito na. Kaya, ayan. Ito yung CR. May maliit akong lutuan. And then, Myra. So, ayan po. And then, paglabas, dito sa likod, mga langga, ayan po ang labas namin. So, akot ko dun sa hagdan. Akit ka dyan sa hagdan and going up na doon sa taas. So, nandito ako sa baba, mga langga. So, ang problema ngayon, mga langga, ng mga kopila na walang day off ay yung hindi makapag-date. Nanay, mga kopila hindi makapag-day off ay pinoproblema ang hindi makapag-date. Ewan ko lang sa kanila. Hindi makapag-shopping. Ano pa ba? Hindi makagala, hindi makator, kung saan pa? Ano pa ba? Hindi makasimba. Hindi makasimba, hindi makapag-chismis. Pagkatapos simba, chismis. yan, kasi simba kayo ng simba, tapos chismis kayo ng chismis. Tigilan nyo na yan, mga inday. Tapos, ano pa ba? Number one is hindi makapagpadala ng pera para sa mga mahal sa buhay dahil sarado ngayon yung mga establishment, mga langga. Sarado yung mga padalahan ng pera. So, wala kaming choice. Kundi pag dasal na sana umisi na at meron silang makain dahil alam naman natin na marami sa ating kababayan at sa mga pamilya natin na hindi maka-afford ng mga makakain dahil marami na nang sarado sa Pinas, mga bilihan sa Pinas at saka wala na din mga masakyan. So, sana maging okay ang lahat. And ano pa ba? Ngayong araw nga lang, hayahay muna sa loob ng bahay. So, ito yung mga kaganapan namin ngayong araw. So, nag-enjoy naman. Actually, mas sa tingin nga namin, mas magastos pag dito kami sa loob ng bahay, eh, no? Mas magastos kasi alam niyo ba lang ka, bumili kami ng pangkulay ng buhok. Ayan. Magkukulay daw kami ng buhok. Kasi wala na talagang maisip kung ano-ano lang. Pumuti na yung mga buhok namin sa kaka-quarantine. Pumuti na yung buhok namin sa kaka-quarantine. Ilang linggo walang day off. Ilang linggo hindi makapagang pasonsyo sa bayan. Hindi maka-window shopping. Sightseeing. Kasi actually, mga langga, halos nakikita ko sa mga kababayan natin dito ay linggo-linggo nagsha-shopping. Kaya yung utang, doble-doble. Linggo-linggo nagsha-shopping, pero yung utang, doble-doble. Yan ang katotohanan, mga langga. So,
kababayan natin dyan na marunong umutang pero hindi marunong magbayad. Bayad-bayad din pag may time bago mag-shopping-shopping. Kasi hindi naman kami mga bulag na hindi namin nakikita kung ano yung ginagawa nila. So, yun lang po mga langga. At sa mga mahilig umutang na tinatakbuhan yung utang, ay naku day. Balik-balik din. Balik-balik din. Ano kakabayo? Habulin mo ako. Ya, tigilig. So, ayun mga langga. At sa mga may mga boyfriend dyan, tigil muna natin yung date-date. Isang tabi muna natin yan. At sa mga ang mga kawawa mga langga, yung mga kababayan natin na stay out kasi syempre wala ngayon yung biyahe ng bus dito mga langga is masyadong limited. So, nahihirapan po sila at saka araw-araw po silang nagbabiyahe. Syempre, so mahirap para sa mga kababayan natin na stay out yung trabaho mga langga. Sa amin na mga stay-in, okay lang kasi hindi mo kami araw-araw nagbabiyahe. So, yun, medyo advantage po sa amin ngayong panahon na to. At sa mga kababayan natin na nagbabiyahe araw-araw, medyo hirap sa kanila. Hirap talaga kasi first is kailangan nila dublingat. And second, yung ating mga bus dito sa Cyprus, mga langga, yung bus namin dito ay hindi ganun ka... Ngayong linggo, walang bus, mga langga, walang bus na nagbabiyahe, so marami pa rin na nagtatrabaho. Kanina, nakita ko, marami pa rin nag-aantay sa mga bus station, siguro hindi sila na naabisuhan na walang bus na nagbiyahe ngayon. So, ayun. So, yan lang po ang advantage, my disadvantage, at sa panahon ngayon. So, ingat po talaga tayo, mga langga. Yung iba, pwede naman na mayroon naman amo na pinapayagan yung mga kupilan ng DO pero hindi talaga sila pumapayag na pumupunta ka sa mga public place. Katulad ko, sa akin pinayagan ako na mag-DO pero sinabi lang naman sa akin na mag-ingat at huwag muna pumunta sa mga public place. So, yung simbahan mga langga is open naman siya ngayon, okay pa naman siya dito. Yung mga grocery store bus, like kung sa atin pa is bakery, parang bakery siya, okay naman siya. And yung mga mini store dito sa malapit sa amin, okay naman siya. And yung mga malalaking grocery store, open siya mga langga. Yun lang ang problema ay wala po tayong bus fare ngayong araw, ngayong Sunday. So, may taxi, pero mahal nga lang siya. Delikado din, syempre. So, sa amin, kasi may malapit dito ng mga bilihan, so dito na lang kami namili-mili kahit medyo high price siya, okay lang. Hindi. Wala nang choice eh. Wala kaming sasakyan. So, at kaya din namin mag-taxi, mas okay pa na maglakad kasi hindi ka masyado exposed sa isang place. Mas okay pa na naaarawan ka. Maganda yung araw ngayon mga langga. Naglakad kami ni ate. Mainit, maganda yung panahon. So, maganda maglakad sa labas, magkainit, at i-enjoy mo yung sarili mo. Actually, hindi kami nag-wear ng mga mask namin kasi sabi nga ng amo ko, pag nag-wear ka ng mask, hindi siya talaga advantage kasi parang nagpo-collect ka lang ng germs sa mask mo. Pero, meron din naman na iba na nag-wear ng mask. Pero yun ang sabi nila, kasi ang sabi niya sa akin ni Madam, ang nag-wear lang ng mask ay yung may mga sakit or pupunta ka sa masyadong maraming tao. So yun, kailangan mo mag-wear ng mask. Pero kung ikaw lang naman ay walang sakit, okay ka naman, alam mo namang healthy ka, huwag ka na mag-wear ng mask kasi ang mask is nagko-collect lang siya ng bacteria para ipapasa mo din sa iba. Yun, ganun yun. So, yun, para sa kanya, yun yung advice na sa akin. So, sa akin naman, okay lang, hindi ako mag-wear ng mask, pero kailangan din, mas maganda pa sa akin na protection sa kamay kaysa mag-wear ng mask. So, ayun mga langga, yung kaganapan namin ngayong linggo. Wala kaming, may day off kami, pero hindi kami makalabas.
parehas. Nandito lang kami sa bahay, nagluto. Magkukulay kami ng buhok mamaya. Ano ba gagawin namin? Matutulog, magpipictorial taking. Ano pa ba? Magpo-post-post ng kung ano-ano sa Facebook. Mag-YouTube, mag... manood ng movie, mag-movie marathon kami mamaya. Ano pa ba? Mag-chismis mm-hmm. din. Siyempre, kami pa ba magpapaiwan? Chismis din kami. Sa mga buhay-buhay namin. Ayan, isi-share namin sa bawat isa. Kasi mayroon pa kami dalawang inaantay mamaya. Si Ate Helen at siya si Ate Juliet. Pupunta daw dito sa room ko. Dito daw sila kakain. Pero we'll see kung makapunta sila. Sana kasi may trabaho pa daw sila. And, yun lang, dito kami mag-enjoy mamaya sa kwarto ko kasi maganda dito, maganda yung labas, meron akong space. Doon kasi sa kanila, nasa loob yung kwarto nila, nasa taas, sa loob ng bahay talaga. So, sa akin kasi nasa labas. At saka open naman yung room 101 ko para sa kung sinong pumupunta dito. So okay naman sa amo ko, alam naman na nila, basta mga kaibigan lang, huwag lang lalaki, boyfriend. Huwag lang boyfriend. So, ayun mga langga, maraming salamat. And sana matapos na itong problema ng buong nation. Buong nation kasi talaga siya. Sana matapos na yung problema na ito at maibalik na natin sa normal yung ating mga buhay-buhay. So, God bless you all and see you next time. And please like, subscribe, and click the button below mga langga para ma-update kayo sa susunod ko pa na upload ng mga videos. And keep safe and pray na sana maging okay na tayo lahat. And God bless. Bye-bye! Hoy, Dek! Huwag ka ng asin! Ay, grabe siya.